ang minuet o subtrahend? Kasi nauuna yung M. Nauuna yung M. At palagi mong tatandaan na yung given number o yung ibinigay na number na merong na mas mataas, yun yung minuen. Titingnan mo, alin dito sa dalawang to ang mas mataas? Si minuen o si subtrahend? Si minuen ay palaging mas mataas kaysa kay subtrahend. Nakuha? At ang sagot, ano yung sagot? Tawag doon ay? Ulitin natin. Minuen. Difference. Okay? Yes. Difference. Subukan nating sagutan. Apat babawasan ng dalawa. Apat. Babawasan ng dalawa. Two. Two. Walo bawasan ng anim. Two. Tama. Siyam bawasan ng tatlo. Siyam. Mabilis. Six. Six. Tama. Alam mo ba kung paano i-check kung tama ang sagot mo? Ganito yung technique. Gagawin mo, i-add mo ngayon si, tumingin dito, si subtrahend at saka si difference. Anong gagawin sa kanila? Pa-plus mo, i-add mo. Subukan natin i-add. Dalawa, dagdagan ng dalawa. Dalawa, dadagdagan mo ng dalawa. Addition tayo ngayon. Four. Kasi nag-check tayo kung tama yung sagot natin. 6 plus 2. 6. 4. 6 plus 2. Plus, pagdadagdag. 8. 8, tama. 3 plus 6. 9. Tama. Anong napapansin mo? Pareho ba ito dito sa ating minuet? Yes. Tama. Kapag pareho ang nakuha mong sagot sa minuet, ibig sabihin, ang difference mo, nakuha mong difference ay tama. Nakuha mo kung paano ang pag-check? Paano ang pag-check? Pakiulit mo? Ano yung pagpaplasin mo? Si subtrahend at si difference. At kapag pareho ang sagot kay minuen, ang sagot mo ba ay tama o mali? Tama. Hanggang doon lamang po ang aming pag-aaral sa araling ito. At dahil gutom na po siya, kakain po muna siya. At tandaan, mag-aral ng mabuti upang ikaw ay matuto. Bye! See you next time!